di ba? Oh, bagamat may edad na. Di ba? Pero kailangan natin na tayo ay maging energetic sapagkat ngayon ay meron tayong bagong series na pag-aaralan sa buong buwan ng Agosto. At itong month of August na ito, ang ating new series na pag-aaralan ay Salt and Light. Sino sa inyo nakakita na ng asin? Sino ang hindi pa nakakita ng asin sa buong buhay mo? Taas ang kamay. Wala naman sa awa. Salamat naman sa Diyos. Kasi kung hindi ka pa nakakita ng asin, kapatid, ay may asin sa itaas, bubudburan ka namin ng asin. Sino sa inyo nakakita na ng ilaw? Sino hindi pa nakakita ng ilaw sa buong buhay niya? Salamat sa Diyos. So, alam natin pala ang ating team ngayon, Salt and Light, asin at ilaw. At ang text na atin pong gagamitin dito sa team na ito ay makikita sa aklat ng Mateo 5, talatang 13 hanggang talatang 16. Basahin natin ang Pinoy version na sa aklat ng Mateo, Kabanata 5, talatang 13 hanggang 16. Ang sabi ng talatang 13, kayo ang asin ng buong mundo. Pero pag wala ng alat ang asin, paano ulit ito mapapaalat? Wala ng kwenta yun. Itatapon at tatapakan na lang yun ng mga tao. Talatang 14, kayo ang ilaw ng mundo. Di pwedeng maitago ang isang syudad na tinayo sa mataas na lugar. Next slide. Verse 15, walang taong nagsisindi ng ilaw para takpan ng malaking bowl. Instead, nilalagay ang ilaw sa tamang patungan para magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganon din naman, dapat paliwanagin ninyo ang ilaw nyo sa harap ng mga tao para makita nila ang mga mabubuting ginagawa ninyo at purihin ang inyong Ama na nasa langit. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Nabasa natin ang sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Ang kausap dito ni Jesus ay hindi po sino mang tao. Hindi lahat ng tao o anumang kalagayan ng tao sa buhay ang kausap niya. Sapagkat sisimulan niyo po para maintindihan ninyo kung sino ang kausap niya dyan ay sa talatang 1 ng Mateo Kabanata 5. Kung saan ay nakita ng Panginoong Jesus ang napakaraming tao na lumalapit. At ang sabi siya ay umakyat sa bundok at nilapitan siya ng kanyang mga alagad. At mamaya-maya ay nagturo si Jesus sa kanila. So, ang kanyang tinuturuan dito ay ang kanyang mga mananampalataya. At ito pong Mateo 5, hindi po dyan nagtatapos ang pangangaral ni Jesus. May karugtong yan, Mateo Kabanata 6 hanggang Mateo Kabanata 7. This is the longest recorded sermon of our Lord Jesus Christ in the Bible. Pinakamahabang pangangaral ng ating Panginoong Jesus na naisulat sa Biblia. Mateo, Kabanata 5, Kabanata 6, at Kabanata 7. Kabilang sa kanyang mga itinuro dito ay yung sinabi ni Jesus sa talatang 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sanlibutan o sangkatauhan at kayo ang ilaw ng mundo. Dito po, kapatid, ay gumamit ang Panginoong Jesus ng tinatawag nating figures of speech. At doon sa figures of speech na yon, ginamit niya ang metaphor na kung saan ay kinasangkapan niya ang simbolism ng asin at ng ilaw
upang maipaliwanag sa atin ang magandang katangian ng isang mananampalataya ng ating Diyos. So, hindi ibig sabihin niyan ay yung kanyang mga mananampalataya ay literal na asin. O ikaw ay taong asin. O ikaw ay taong ilaw. Hindi po ganun. Kundi nilalarawan lamang niya kung ano ang katangian ng isang tunay na tagasunod ni Kristo. Siya ay katulad ng isang asin. At siya ay katulad ng isang ilaw. At ngayon ay atin pong pag-aaralan itong dalawang uri ng mananampalataya na binanggit ng Panginoong Jesus sa ating binasa sa aklat ng Mateo, Kabanata 5. And what are these two kinds of believers based on Matthew 5:13-16? Una po ay ang tinatawag na salted believers. Ito ang mga mananampalataya, hindi sila mga taong asin, kundi sila po ay inilarawan bilang asin na mananampalataya. Ikaw ba'y asin na mananampalataya? Uy, tinatanong kita. Huwag kang nakatunganga dyan. Kalabitin mo ang katabi mo, sabi mo, tinatanong tayo. Ano ang tanong? Ikaw ba ay asin na mananampalataya? Ngayon, para lubos niyong maunawaan bakit ginamit ng Panginoong Jesus ang metaphor na asin para sa isang believer ni Jesus. Sabi sa English, you are the salt of the earth. Ano ang gustong iparating ni Jesus? Hindi pwede rito na tayo ay nanguhula lang. Kailangan maunawaan mo ang gustong iparating ni Jesus. Ngayon, babalik tayo, sasakay tayo sa time machine at babalikan natin noong panahon na binanggit ni Jesus yan, ikaw o kayo ang asin ng sangkatauhan. Noong unang panahon, alam niyo po ba, ang sahod na ibinibigay sa mga Roman soldiers bilang kabayaran sa kanilang pagtatrabaho bilang mga sundalo ay asin? Alam niyo ba yun? Na ang ipinangsasahod sa kanila ay asin? Maaaring para sa iyo, I don't care. Ang dami namang asin dito sa loob sa mundo. Diyan ka nagkakamali. Kasi ipinapalagay mo na nung unang panahon, ang asin ay madaling matagpuan, katulad natin ngayon. No. Iba po noong unang panahon. Iba po noong panahon na binanggit ni Jesus yan, you are the salt of the earth. Because during those ancient times, salt was a rare commodity. Rare commodity. Ibig sabihin, hindi madaling matagpuan o makita ang asin noong panahong yon. Hindi katulad ngayon, nagkalat ang asin. May garapon tayo sa ating mga tahanan ng asin. Pag pumunta ka sa palengke, merong po doon na bilabilaong asin na tinitinda. Na, halos hindi tayo nauubusan ng asin. Pero ngayon yun. Pero nung unang panahon, hindi po ganoon kadali ang magkaroon ng asin. Mahirap po kasi iyon na tinatrabaho. Okay? Kaya hindi lahat po yun ay nabebenta at hindi lahat po yun ay meron ang bawat tahanan ng asin. Bakit napakahalaga ng asin ng panahong yun? Sapagkat hindi pa nadidiscover ang refrigerator ng panahong yun. Kaya kung ikaw ay bumili ng isda, kinakailangan iluto mo rin agad dahil mabubulok agad po yun. Masisira agad yung isda. Kung bumili ka ng karne, kailangan iluto mo rin agad
huwag mo nang patagalin pa ng ilang araw dahil tiyak babaho ang karne. Kung bumili ka ng gulay, kinakailangan mo agad isahog yun sa iyong niluluto. Huwag mo nang patagalin pa ng ilang araw dahil mabubulok na siya. But ano ba ang gamit ng asin nung unang panahon? Dahil wala pong refrigerator, hindi pa nadidiscover, ang asin ay ginagamit para ma-preserve yun pong buhay ng mga bagay na madaling mabulok para patagalin ang kanilang buhay. Kaya kung gusto mong patagalin, kung gusto mong patagalin ang buhay ng isang isda, ano ang dapat mong gawin? Kailangan, kapatid, siya ay? Anong gawin mo? Gawin mo siyang tuyo at daing. Amen. Kahit ilang taon yan, pag dinaing mo yan, hindi yan mabubulok. Mas tumatagal, mas sumasarap. Amen? So, nagpapatagal ng buhay. Kaya nung unang panahong yun, walang inaasam ang iba, magkaroon kami ng asin. Kasi bakit? Siyempre nga naman, gusto nung, alam naman, pagbili mo, kailangan ubusin agad. Gusto mo siyempre magtira-tira ng ilang araw, ilang linggo. Amen? Umabot na mga isang buwan, andyan pa siya. Kaya kailangan ng asin. Kaya tuwang-tuwa ang mga Roman soldiers pagka payday na. Okay, pila na yan, kapatid. Sahod na, bigaya na ng sahod. At ang mga ibinibigay na sahod sa kanila, kapatid, ay mga kilo-kilo na asin. Uuwi silang tuwang-tuwa sa bahay. Bakit? Mapipreserve ang mga pagkain nila na pwedeng mabulok. At hindi lang yun. Kung wala silang makuhang asin, dahil hindi madali makatagpo ng asin, parang sibuyas din yan nung unang panahon, nung nakaraan lang, di ba? Halos wala tayong mabiling sibuyas, tinatago, hinohord. Mukhang di ata alam ng mga kabataan ito. Alam nyo na, kumain kasi eh. At matulog eh, no? Pero kapatid, ito naman nakalipas na buwan, nagkaroon ng hoarding. Sabihin, tinatago yung mga sibuyas para magmahal ang presyo. Parang ganun, no? Nung panahong yun, ang hindi makitang madali sa mga palengke, wala kang makikita at mabibiling asin. Eh, ang ginagamit ang asin sa pampalasa. Eh, so, ibig sabihin, kumakain sila, walang kalasa-lasa ang pagkain. Kaya, pag uuwi ang mga Roman soldiers, tuwang-tuwa ang pamilya. Bakit? Magkakalasa na ang kanilang ulam. Amen po ba? So, ganyang kahalaga ang asin. Ginagawang pangbayad sahod. Kaya ngayon, ang English word na salary ay mayroong pinanggalingan na Latin word. Gamitin natin ang etymology ng salary. Okay? Etymology. Ano yung root word, pinakaugat na pinanggalingan ng English word na salary? Salarium. Yun ang Latin word niya. Salarium. In English ay salary. In other words, ang salarium ay galing sa salitang salt. Asin. Hallelujah. Ngayon, ano ang gustong ipunto ni Jesus nang sabihin niya sa kanyang mga alagad, "You are the salt of the earth." Kung ang salt nung panahong yun, alam ni Jesus ang kahulugan, kayo ang bayad, kayo ang salary, kayo ang salapi. Hallelujah. Sabi ni Jesus sa kanyang mga mananampalataya, bilang mga asin sa mundong ito, ikaw ang pagmumulan ng pinansyal at material na pagpapala. Amen po ba? Excited ka ba? Kung ikaw ang pagmumulan, kasi, yun pala, alam niyo po, napakahalagang ng malalimang pagbubusisi
at pag-aaral sa metaphor na ginamit ni Jesus na ito. Hindi basta-basta gumagamit si Jesus ng metaphor na walang saysay at walang kabuluhan. Kailangan nating alamin yung pulso ni Jesus patungkol dyan. Ano ba ang gustong iparating ni Jesus? Kung may nakikinig na Roman soldier sa kanya nung panahong yun, tandaan nyo ha, during the time of when Jesus was here on earth, ang Palestine, kung saan siya nakatira, ay pinamumunuan ng Rome. So, ibig sabihin, nagkalat ang Roman soldiers doon sa Palestine. At si Jesus, nagtuturo. Eh, malay nyo, kapatid, may mga Roman soldier na nakikinig at narinig niya yung salary, narinig niya yung salt na binabanggit. Nakinig lalo yun. At lalo siguro sabi niya, wow, ang sarap pa na maging believer. Kasi sabi ni Jesus, kayo ang siyang source ng financial and material blessing sa mundong ito. Naintindihan yun ng mga Roman soldier. Because salt was a rare commodity. A precious commodity during that time, but it was rare to be found. Hindi madaling makita at matagpuan. Kaya ang gustong iparating ni Jesus sa atin, nang sabihin niyang ikaw ang asin sa mundong ito, ibig sabihin, hindi ikaw dapat kapatid ang, hindi ikaw ang pinapakain, ikaw ang nagpapakain. Kaya kung isasalin mo sa naintindihan mong idea na ginamit ni Jesus, ikaw ang asin sa mundong ito, ibig sabihin, mga mananampalataya ko, hindi kayo dapat ang pinapakain, kundi sa halip kayo ang nagpapakain sa mga tao. Praise the Lord. Kaya ang isang tunay na salt, hindi naghahanap ng libre. Uy, libre mo naman ako, bro. Libre mo naman ako, sister, birthday mo. Ikaw si sister at brother, libre. Eh, salt ka eh. Amen? Dapat hindi ka naghahanap ng libre. Dapat ikaw ang magtitreat sa kanya. Uy, birthday mo ngayon, ititreat kita. Bakit? Dahil ikaw ay salt. Ikaw ang salarium. Ikaw ang salary. Ikaw ang pera. Sabi ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya, tanggalin na natin sa isip natin, libre mo naman ako, bro. Libre mo naman ako, sister. Manlilibre yan. Yung mga medyo may mga patama ka pa. Manlilibre yan. Kapatid, tapos na yon. Hindi na uso ngayon yan. Sino yung mga sumisigaw na malakas yun? Tayo na nga lang mag-usap-usap. Mukhang iba hindi interesado eh. Baka yung iba eh, silibre. Di ba? Ano, naintindihan ninyo sinabi ni Jesus? Yun po, asin ka ng mundo. Ibig sabihin, hindi ka dapat umasa sa pinapakain ka. Kaya kung hanggang ngayon matanda ka na, pakainin ka pa ng magulang mo, eh, believer ka ni Jesus, uy, gumising ka. Uy, sampalin mo ng mag-asawang sampal. Gumising ka. Amen? Dapat ikaw ang nagpapakain na sa mga magulang mo. Hindi ka palaasa sa kanila. Dahil ikaw ang asin! Hindi sinabi ikaw ang pinapakain. Saan? Sa buhaya. Hindi yun. Ikaw dapat kapatid ang nagpapakain. At halimbawa, hindi ikaw ang inaabutan ng pera. Kung asin ka, ikaw ang nag-aabot. Yan po ang asin ng mundo. Naunawaan na ninyo. At dapat, yung ganyang prinsipyo,
ikaw ay nakaka-impluensya sa ibang tao. Nagiging ganun din ang iba kasi ang asin, pag po kapatid, di ba, nagluto tayo sa kaserola ng sabaw. Naghiwa ka ng sibuyas, ng bawang, ng kamatis, nilagyan mo ng tubig, halos malapit na sa bibig ng kaserola ang tubig, ang dami nun. Pag pinapakuluan mo siya, timpla mo, matabang. Kumuha ka ng a pinch of salt, mga konti lang, ihulog mo doon sa pinapakuluan mo. Mamaya-maya, magulat ka, nagkakalasa-lasa. Medyo kulang pa, konti pa, lumasa na siya. Hindi naman masyadong maraming-maraming asin, pero nagawa niyang maapektuhan yun pong halos puno na tubig na kaserola. Ganoon yung tinatawag na infectious ability ng asin. Amen. Na hindi lang dapat ikaw ang nag-aabot ng pera, pati yung ibang tao na napapalapit sa iyo, tumutulad sa iyo bilang asin ng mundo. Naintindihan niyo ba, kapatid? Hindi lagi nakasahod ang kamay mo. Ma, pera, pa, pera. Hindi, ikaw naman, ma. O, sahod niyo yung kamay niyo. Bakit anak, bago ka ngayon, nalaman ko ako ang asin ng sanlibutan. Amen po ba? Alam niyo yung mga nag-aabot ng pera sa atin, ginawa silang asin ng mundo. Dapat hindi lang sila ang nag-aabot. Pag tumanggap tayo, iaabot din natin sa iba. Amen po ba? Napakahalaga niyan na matutunan niyo. Eh, wala ka namang iaabot kung hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kaya pag sinabing asin kayo ng sanlibutan, ibig sabihin humanda kayo. Dahil hindi ka pwede makapagbigay nang wala ka. So, dahil wala ka, bibigyan ka ng Diyos. Amen? Pasasaganain ka ng Lord. Bibigyan ka ng magandang trabaho, malaking sahod ng Panginoon para ikaw ay maging asin ng mundo. Yun ang plano ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Hindi niya pinlano pagpalain ka para sa sarili mo lang. Puro sarili mo. Puro ikaw para sa iyo lang. Hindi po ganun. Kaya nga asin ng mundo ang tawag sa atin. Amen? So, ang halimbawa ko, hindi ikaw ang inaabutan, ikaw na ang nag-aabot. Pero kung inaabutan ka, tanggapin po. Amen po ba? Siyempre, blessing yun. Para saan? Para may maiaabot ka sa iba. Yun ang asin. Amen, kapatid? Ano ang ikalawa? Nang sabihin ni Jesus, "You are the salt of the earth." Kailangan unawain yung maigi ito. Alam niyo ba ang malalim na kahulugan niya na kayo ang asin ng mundo? Hindi lamang you are a source of financial and material blessing, but also you are a game changer. Ikaw, kapatid, ay sa English ay game changer. Ano yung ibig sabihin ng game changer? Para sa isang larong basketball, di ba? May isang team na laging talunan. Hindi nagpapanalo yung team na yun. At pagkatapos, kapatid, nagkaroon ng panibagong conference, kasali uli yung team na yun na laging talo, ngunit meron silang na-recruit. At sinasabi ng mga coach at ng mga kapwa players, yung na-recruit namin, yung napasama sa amin sa grupong ito, siya ang tinatawag namin game changer. Magpapabago sa laro namin. Magpapanalo sa amin. Naunawaan niyo po, yun ibig sabihin ng game changer, no? Na kung saan, para din sa buhay natin. Tingnan mo ang katabi mo.
Tignan mo lang siya. Huwag mo tignan mo lang uno ganta ng pakan. Huwag naman. Tingin kayo sa akin, pagtapos yung tumingin sa kanya. Mukha bang talunan yung katabi mo? Ah. Mukha bang talunan? Laging talo sa laro ng buhay sa mundong ito. Mukha bang laging bigo? Mukha bang laging siyang ika nga ay nasa kalagayan na hindi alam kung ano ang gagawin sa buhay? Kailangan nilang makakilala ng mga asin sa mundong ito upang mabago ang laro o ang takbo ng laro sa kanilang mga buhay. Kasi merong ganyan. Sa Bible, marami tayong ganyan. Natatalo na sa buhay. Katulad ng isang babaeng for 12 years, inaagasan. Sabihin, dinurugo. Hindi maampat ang kanyang menstruation. So, yung babaeng yun, nagastos na niya ang lahat niyang ari-arian. Lahat ng pera, sabi gano'n, naghirap na siya para lang siya gumaling. Naghirap yung babae. Ibig sabihin, talo na yung babae. Naunawaan niyo po, talo na siya sa buhay. Masama na ang katawan niya, nanganganib na siyang mamatay, wala pa siyang ari-arian. At nawalan pa siya ng mga mahal sa buhay. So, nasa pagkatalo na ang buhay niya. Pero may dumaan sa lugar nila na isang game changer. Sino? Si Jesus. Isang salt of the earth si Jesus. Isang game changer, magpapabago sa laro ng kanyang buhay. Kasi patalo na siya, pero nang mamit niya si Jesus at sabi niya, mahawakan ko lang ang damit na ilaylayan ng game changer na ito, mababago ang landas ng aking buhay. Amen po ba? At walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Pero tandaan nyo, sinabi naman ni Jesus sa kanyang mga mananampalataya, kayo ang asin. Hallelujah. Kayo ang nagpapabago ng takbo ng laro ng buhay ng mga tao. Patalo na, nanalo pa. Kasi pag hawak dun, babae sa laylayan ng damit ni Jesus, naramdaman niya may power na lumabas doon sa damit na laylayan ni Jesus, na feel niya may gumaling sa kanya. At doon nag-change ang laro ng kanyang buhay. Patalo na, nanalo pa. Amen? Talo na, nanalo pa. Ganyan din, kapatid. Maaring sa buhay mo ngayon, patalo ka na. Paidlip ka na. Papikit lang iyong mga mata. Amen? Matutulog ka na ngayon sa preaching na ito. Kaya kalabitin mo siya, sabi mo, huwag kang magpapatalo. Amen po ba? Manatili kang gising. Nagsisimula pa lang ako sa pangangaral. Nasa introduction pa lang. Introduction pa lang pala. Hindi, pinapatawa ko na kayo. Haba naman introduction yan. Kung nagkataon. Okay? So, kalabitin mo siya. Bantayan mo ang katabi mo. Kasi may nakita na ako na unti-unti pumipikit. Mamaya, ganun na ng ganun eh. Naawa ako. Baka may tuluyang ganyan, dumiretso na lang siya dyan. Mauntog siya. Okay? May marinig tayong lagabag. Alright? Natalo. Tuluyang natalo yung tao. Ngayon, dito kapatid, sa ating pong sinasabi sa inyo, yan ang nagpapabago sa takbo ng buhay. Naranasan yan sa lupain ng Jericho. Sa 2 Kings chapter 2, verse 19 to 22. Ang lupain ng Jericho dati, ito ay mayabong na lugar. Productive na lugar. Maganda ang kalagayan ng mga tao. Pero sumama ang kanilang ilog. Sumama ang ilog nila kung kaya ang lupain ay naging unproductive at ang dami po na mga nakukunan. Dahil pag uminom ng tubig mula sa ilog, yung mga buntis ay nakakaroon ng problema na nanganganak sa walang kapanahunan.
So, ibig sabihin kapatid, yung lugar ay patalo na. Pati yung buhay ng mga tao ay patalo na. Ngayon, dito kapatid, dumating si Prophet Elisha, Propeta Eliseo. At sinabi sa kanya ang kalagayan ng lugar. Kasi gusto ng mga tao mabago ang takbo ng kanilang buhay. At ano ang ginawa ni Elisha? Sabi niya, bigyan niyo ko ng asin na ilagay niyo sa mangkok. Wow, asin ang hiningi niya. Hello? Maaring yan na nasa isip ni Jesus. Yung asin na yun na hiningi ni Propeta Eliseo. Kaya nasabi niya sa kanya mga alagad, kayo ang asin ng sanlibutan. Kumuha sila ng asin, ibinigay kay Eliseo. At ang ginawa ni Eliseo ay dumaklot ng asin at isinaboy niya ang asin sa ilog. At ng kanyang maisaboy, kapatid, hallelujah, ano ang nangyari? Nawala yung toxic doon sa ilog. Pwede nang mainom ang ilog na bago ang takbo ng buhay ng mga tao. Hallelujah. Ano ang naging game changer? Yung asin. Yun ang nagpabago. Kaya ibig sabihin, ikaw ang asin ng mundo. Gagamitin ka ng Diyos upang baguhin ang kasaysayan ng buhay ng mga tao. Amen. Game changer. Yan po yun. Hindi ka naging Kristiyano para umupo lang dyan tuwing Linggo at mag-praise the Lord. Tapos na. Hindi po. May rule tayo, kaya nga binanggit ni Jesus yan sa aklatang Mateo, Kabanata 5, talatang 13. Sino ang original listener niya? Ang kanyang 12 apostol. Nakita naman ninyo pagdating sa Book of Acts, natupad yung you are the salt of the earth sa kanila. Amen? Nabago ang buhay ng mga tao. Lalo na si Pedro. Si Eneas, 38 taon ang hindi nakakalakad. Pinatawag si Pedro at ipinag-pray ni Pedro. Biglang bumangon yung tao. Yung buong lugar na nakatira na yun ay kumilala sa Panginoon. Nabago ang takbo ng kasaysayan sa buhay ni Eneas at maging ng mga tao sa lugar na yun kung saan siya nakatira. Hallelujah. Nagamit si Pedro bilang asin ng mundo. He was a game changer. Pero hindi lang si Pedro yon, ikaw din ang pinamemensahihan ng Diyos. Ikaw ang asin ng mundo. Hindi nagkataon kung bakit nakadalo ka ngayong oras na ito. Sapagkat gusto ng Diyos, namnamin mo, ipasok mo sa puso mo ang prophetic revelation yan ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Hindi ko alam kung nagkasita ako sa mga kabataan o sa mga matatanda na narito eh. Kasi ang mga kabataan, dapat yan, aggressive yan. Amen! May mga medyo patalon, tayo-tayo pa yan. Amen! Yung ganun. Alam niyo po ba, noong nakaraan lang ilang days ago lang, nagpunta ako sa 412 na young people ang pinagsalitaan ko. At itong tinatapik ko sa inyo, yan ang tinapik ko sa kanila. Kasama ko si Pastor Jace. Grabe yung mga kabataan na yun. Ang tindi. Mga nagtatayuan, nagsasaluhan. Ewan ka lang, sabi ko, nakuha na ng camera ni Jace eh. Para ma-challenge kayo. Hindi sila parang patay na nagaganon lang. Wala po eh. Na parang walang kakibo-kibo. You are a game changer. Game changer. Hindi, walang ganun. Talagang yung iba ho, pag tumalun pa, eh grabe, nagtatalunan yung mga kabataan. Kasi yung message about salt, ang binaba ko sa kanila, ay yun ang team natin dito. Kaya bago ko itong ibahagi sa inyo, ibinahagi ko na sa iba. Eh grabe, salong-salo na mga kabataan. Amen? Amen. Kaya iniisip ko, may kabataan ba tayo rito? Mukhang bata lang, pero mukhang 80 na ata itong mga to. Mukhang hindi na kayang tumayo, hindi na kayang tumalon. Meron ba tayong kabataan dyan? Meron ba?
ba kung kausap na game changer dyan? Nagbabago ng laro ng buhay ng tao. Sino yun? Alam mo, nung sinabi ko, sino yun? 400 people ba naman yun? Talagang sabay-sabay na nagtatalunan yung mga kabataang iyon. How I wish na nakuha namin ng camera para yung preaching ko sana, panoorin na lang natin eh. Ganun po eh. Para ma-encourage kayo, baka pag napanood nyo, lahat kayo nakikitalo na rin kayo eh. Lahat kayo sumisigaw na rin kayo. Kasi iba yung reception nila dun sa message eh. Parang prophetic word talaga na parang balaraw na nire-release. You are a game changer. At isa pa, makita ninyo yung pagiging game changer. Ha? Yung salitang, you are the light of the world. Hindi sinabi, you are the light in your province. You are the light in your family. Or you are the salt in your school, in your family, in the Philippines. No. You are the light of the world. Ibig sabihin, yung pagiging game changer ng isang Kristiyano ay pang-global. Yeah! Alam nyo, nung inirelease ko yan doon sa mga kabataan, eh grabe, nagwala yung mga kabataan. Nagtatakbuhan sa harapan. Ang iba nga sa kanila talaga, nagdadala ng kanila mga pera pa sa harapan. No? Kaya, pagkatapos ko mag-pitch, kinabukasan, alis na kami ni Pastor Jay. Sabi sa akin ng organizer, Pastor Perdi, Bishop Perdi, nasa basket, hindi mabuhat sa bigat. Ito po yung mga, sinagkatakbuhan yung mga bata, kinlame nila, global nga naman yung nilis ko, yung global anointing sa mga kabataan. Grabe, natatakbuhan sa harapan, kahit, Carmen, puro mga coins. Kaya nung binibuhat, ang bigat, puro barya. Yung mga nandun. Pero tinaniman nila, iba pala yung mga ganung kabataan. Global anointing pala yan. Ibig sabihin, hindi ka lang pang Pilipinas, dadaling ka ng Diyos sa ibang bansa! O, tingnan mo, walang reaction. Para sa'yo, napakahirap na ng buhay ko. No! Kailangan lumakad ka sa pananampalataya. Ang hina! Alam nyo, yung mga kabataan nakita ko, ang liliit lang din ho nila eh. Bihira lang po yung mga malalaki. Isipin mo mga high school, pero ay grabe ang pananampalataya. Hindi katulad mo na global. Sabay yuko, bakating kaya ako doon. Eh ba? Ang hina naman ng faith na may katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, ang hina naman ng faith mo. Bata ka pa, dadalhin ka ng Diyos sa ibang bansa. Siya magpo-provide sa'yo. Gagamitin ka ng Panginoon. Di ba? Yes, ganun eh. Ikiklaim nyo. Kasi bata pa kayo, mababago ang takbo ng buhay nyo. Amen po ba? Machi-change ang takbo ng buhay nyo. E game changer ka eh. Amen? Sino ang mga game changer nito? Tumalon ka! Sabi mo, ako yun! Okay ah. Huwag kayong basta patatalo. Amen? Amen? Huwag niyong iismulin ang sarili ninyo. Hanggang dyan ka lang. No, lakihan mo ang iyong pananampalataya. Ang Diyos mo'y buhay. Ang Diyos mo'y makapangyarihan. Siyang lumalang ng langit at ang lupa. Kaya niyang baguhin sa isang iglap lahat sa buhay mo. Walang imposible sa Panginoon. Kailangan yun pananampalataya. Hindi ako magtaka kung bakit ganun nilang ang response noong mga kabataang iyon. Grabe yung faith nila. Kasi, yung mga kabataang iyon, nakita ko sa kanila, grabe ang pagkauhaw nila sa salita ng Diyos eh. Pag ang tao talaga palabasan ng Bible, kahit kabataan ka, pag banabasan ka ng Bible, lalaki ang faith mo. Alam niyo ang problema sa atin, hindi ka nagbabasa lagi ng Bible. Kaya pag may binitawang pangangaral dito, iniisip mo muna kung paniniwalaan mo o hindi.
Parang hindi na. Kaya wala nangyayari sa buhay ng tao. Hindi nag-change ang life nila. Yun po. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, mula ngayon, whether you believe it or not, ikaw ay asin ng mundong ito. Palakpakan naman natin si Lord. Baguhin natin yung slide doon sa as a game changer of life. Yan. Sige po. As a game changer. Isa pa. Yan. As a game changer of life. Wow, tindi ha. Bilang tagapagpabago ng laro ng buhay, tinawag ka ng Diyos bilang ahente ng pagpapagaling. Agent of physical and spiritual healing. Pwede kang magamit ng Panginoon. Sabi nga dito, ang salt ay may medicinal properties. Pumapatay ng bakterya ang asin. Kaya nga sa Ezekiel 16 verse 4, ang noong panahong yun, basta may sanggol na bagong panganak, siya po kapatid ay binubudburan ng langi, ng asin ang buong katawan ng sanggol. Bakit? Para alisin lahat ng bakteriyang nakakapit doon sa sanggol na iyon. Nang ito ay iniluluwal ng kanilang ina. Okay? Tapos saka binabalutan ng damit. Pagkatapos po nilang ika nga ay linisin sa pamagitan ng salt yung sanggol. Meron siyang medicinal properties. At higit sa lahat, ito'y good news sa mga mabaho ang amoy ng bibig. Sa mga may bad breath, ang asin ay pumapatay ng mabahong hininga. Hindi ko sinasabing amuyin mo ang hininga ng katabi mo. Baka yung iba'y mapatakbo. O yung iba'y himatayin. Pero balikan natin nung unang panahon. Hindi pa kasi uso ang Colgate noon. At wala pang Listerine noon. Ang ginagamit po nila para pampatanggal ng bad breath ay kumukuha ho sila ng mga ilang butil ng asin at nilalagay nila sa kanilang dila. Kusa nilang pinapatunaw yun sa dila nila. At nababago na po ang amoy sa kanilang bibig. Pumapatay ng mabahong hininga. Ngayon, sa Bible, merong binanggit si Apostle Paul sa 1 Corinthians 14 verse 29. Ang sabi niya, "Let no unwholesome words proceed out from your mouth." Walang masamang salita ang dapat lumabas sa bibig niyo. 1 Corinthians 14:29. Alam niyo po yung unwholesome words, pag ni-research niyo yan sa Greek, ay sapros. S-A-P-R-O-S. Na ang kahulugan noon, kapatid, ay hindi po unwholesome words, kundi ito'y amoy mula sa nabubulok na basura. Yung sapros. So, in other words, kung merong literal na mabahong hininga ng tao, meron din po, kapatid, spiritual, mabaho ang bibig ng tao. Galing sa nabubulok na basura. Nakamay na po ba kayo na mga nabubulok na basura? Grabe, hindi mo masikmura ang amoy, kapatid. Kaya, kailangan may asin. Yun yung sinasabi ni Jesus, kayo ang asin ng sanlibutan. Bakit po kamo? Kasi kayo ang magpapabago ng mga salita na lumalabas sa bibig ng mga classmate mo, mura dito, mura doon, salitang hindi maganda na binabanggit ng kaibigan mo, kakilala mo. Kasi ikaw yung asin eh.
Halimbawa, sa classmate ninyo, may mga puro palamura doon. Tapos nang ikaw mapasama sa grupo nila, pag may nagmura, is bad yan kay Lord. Kaya pag nandoon ka, walang nagmumura. Ikaw ang nagiging asin. Ikaw yung game changer. Nababago yung grupo dahil sa'yo. Amen. Naintindihan niyo po ba ako? Sa Colossians 4 verse 6, ang sabi, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt. Hallelujah. So, ang inyo raw pananalita ay dapat ay puno ng biyaya na mayroong asin. Pag ginamit yung asin sa bibig para matanggal ang mga mababahong salita sa bibig natin. Mga birong hindi nararapat. Amen po ba? Mga pagbibirong hindi dapat banggitin. Mga words na hindi dapat banggitin ng tao na pag narinig yun ay ang pangit sa pandinig. Yan po. Kaya dito po, kapatid, yung ang isa pong mananampalataya ay tinawag siyang game changer. At ikatlo, no, dito ako mag-i-end sa ikatlo. As salted believer, you are a difference maker. Huy, sabi mo sa katabi mo, I am a difference maker. You know, yung salt, sa wikang Aramaic, kanina ginamit ko yung salita na salt sa wikang Latin. Ito naman Aramaic, kasi yung Aramaic, yan po yung mga dating lingwaheng ginagamit maging mga Hudyo nung unang panahon. Lahat ng mga Hudyo, knowledgeable sila sa Aramaic language. Ang Aramaic, galing sa salitang Aram. Ito po yung mga Syrians. Yun yung lengguwahe ho nila. No? Kaya ang Hebrew, mga Jew, marunong mag-Hebrew at marunong mag-Aramaic, no? Na salita. At ang salt sa Aramaic word ay melak, which means elite ones. Woo! Hallelujah! Elite ones who set a standard of life in this world. Sabi mo sa katabi mo, uy, kabilang tayo sa elite. Amen? Elite ones. Hallelujah. Ang term na elite, ayon sa Merriam-Webster Dictionary, meaning the best. Kamayan nung katabi mo, sabi mo, sabi ni Jesus, you are the salt of the earth. Ibig sabihin, you are the best. Meaning super achiever. Woo! Para po bang nakaka 96.5 sa general weighted average? Di ba? No? Super achiever. Superior than anyone. Woo! Superior than anyone. Elite eh. Di ba? Ang sabi, excellent. Wow. Yan ho pala. Kaya tayo, kinukuha natin yung pulso ni Jesus. Anong ibig sabihin mo, Jesus? Alam ni Jesus ang Aramaic word eh, ng salitang salt. Ginamit niya yung salt. Kung tinanslate sa Aramaic yung salt na yan sa New Testament, ang ginamit niya ay melak. So, ibig sabihin, sinasabi niya sa mga mananampalataya, you are the elite ones who set a standard. Amen? In this world, nagtatatag ng panuntunan sa mundong ito. Ngayon, bilang asin, ibig sabihin, kakaiba ka. Ibig sabihin, ibang-iba ka sa karamihan. Ang katangi-tangi ka, hindi ka katulad ng mga barkada mo. Hindi ka katulad ng kapatid mo na wala dito. Hindi ka katulad ng sino man. Kung pumapasok ka sa isang eskwela, kakaiba ka, lutang na lutang ang pagkakaiba mo. Lutang na lutang ang pagkakaiba. Yun ang ibig sabihin ng salt of the earth. Sinasabihan niya kanyang mga alagad, kayo ay kakaiba sa mundong ito. Ibang-iba kayo. Hallelujah. Hindi kayo kagaya ng mga taga-mundo dahil mataas ang level ng inyong buhay. Yun po eh. Yun ang ibig sabihin ng salt. Amen?
Ngunit ang katangian ng pagiging elite ay hindi para lang sa sarili mo, kundi ikaw ay nakakapag-develop ng iba na ganun ding katangian na meron ka. Kung ano yung taglay mong kakaiba, yun din ang dinedevelop mo sa ibang tao. Yan ang salt of the earth. Example, na-influensyahan mo yung tao na mamuhay na kakaiba. Ibang-iba ka sa mga tao sa paligid mo. Halimbawa, yung iba ay masama ang lumalabas sa bibig. Puro mura maririnig mo sa kanila. Pero ikaw, never kang maringgam ng pagmumura. Kaya kung may mag-o-observe, sabihin nila, kakaiba tong taong ito. Siya lang ang hindi ko nakitang nagsasabi ng puto at kutsinta. Samantalang iba, puro puto rito, puto dyan, puto dun. Samantalang ikaw, walang ganung lumalabas sa bibig mo, sabi nila, kakaiba siya. Bakit? Asin yan ng sanlibutan. Yun pong ibig sabihin nun. So, ang sabi rito, kapatid, no, yung iba ay puro negative words, ang negative, ang puno, ang laman ng isipan, pero ikaw ay hindi. Hindi negative ang isip mo. Ano na kaya mangyayari? Baka magkakaganyan ako, ah. Baka magkakaganyan ako, ah. Laging negative pag nakakita ka, naku, tabi ko yung aking wallet, yung bag ko, para mukhang magnanakaw itong tatabi sa akin. Hindi ganun, hindi ka negative sa ibang tao. Amen? Kakaiba ka eh. At yung iba, puro problema at hadlang sa buhay ang napapansin. Pero ikaw, hindi ganun. Iba ang tingin mo sa problema. Ang tingin mo sa problema, blessing. Kaya sasabihin sa'yo ng mga kakilala mo, ibang-iba ka sa amin. Pag may problema kami, malungkot kami. Pag naalam namin, pag masaya kami, problema ka eh. Sabi nila, iba to, iba to. Bakit? Eh, asin yan eh. Amen? Malayo ka pa lang, parang sumasayaw sa loka na. Sabi ng mga kakilala mo, ah, maraming problema to. Bakit? Kilala namin yan, pag maraming problema yan, ang saya-saya niyan. Dahil nabasa niya sa Bible sa Book of James. Ano tinuturo ng Book of James? Magsaya kayo kung kayo'y dumadaan sa katakot-takot na problema, sapagkat ang problema magbibigay sa inyo ng spiritual maturity. Yung sabi ng Book of James. Kaya ibang tingin niya sa mga problema. Pag wala kang pera, sayang masaya ka. Pero ibang tao, kaya ang halata pag walang pera, matamlay, malungkot, parang magkakasakit, ang sakit ng ulo parang binibiyak, walang pera eh. Pero ikaw, ang sarap, bakit wala akong pera? Anong sabi ng tao? Ibang-iba talaga siya. As in yan eh. Amen? At yung pag nakipag-break ang boyfriend niya at ang girlfriend niya sa kanya, ang saya, nagpapalibre pa. Uy, kaya kayo. Bakit nakipag-break sa akin ang girlfriend ko? Kaya kayo ba dati? Sabi, ibang kulakas ito ah. Kasi ang kanyang prinsipyo, nag-aalis si Lord ng bagay na hindi maganda sa buhay niya at magpapalit ng bago. Kaya pag may tinanggal, may ipapalit si Lord na mas higit pa doon sa nawala sa kanya. Ganun ang kaisipan ng mga asin sa mundong ito. Meron ba akong kausap na asin ang buhay? Salamat naman sa Diyos, may kausap pala akong asin. Next slide natin. Yung iba, walang pangarap sa buhay. Tanin mo nga katabi mo kung may pangarap sa buhay. Pero ikaw, hindi ganun. May pangarap ka sa buhay at hindi ka papayag na hindi mangyari yung pangarap mong yun. Amen? Gagawa't gagawa ka ng paraan na mangyari ang mga pangarap mo sa buhay. Iba ka. Hindi ka marunong sumuko sa problema. Amen po ba, kapatid? Yung iba, hindi nagdadala ng notebook para mag-take down ng sermon tuwing Linggo. Pero iba ka sa kanila. Ikaw may dala kang notebook, sinusulat mo lahat ng sermon.
Amen? Sabi mo sa katabi mo, ibang-iba ako sa iyo. Ako may dalang notebook at Bible. Ikaw wala. Paano kung paruho kaming wala? Ibang-iba tayo sa kanila. Sila may notebook at ballpen at Bible tayo, wala. Yun ang masasabi mo, ibang-iba tayo sa kanila. Amen? Yan ho ang elite. Hallelujah. Kabila ka ba sa mga elite? Kabila ba kayo sa mga elite? Kaya kung kabila ka sa mga elite, dapat ibang-iba ang buhay mo paglabas mo sa lugar na ito. Ikaw ang asin. Ito niyan yung ibig sabihin ng asin. Tatlong bagay. Ano yung number one? O, nakalimutan. Yun ang nga sinasabi ko eh. Source of financial and material blessing. Kanina tumatuwa pa kayo, nagtataniman daw. Ano yung una? Ano nga may una? Oh my gosh, ibang-iba ka talaga. Ikalawa! Yun, I am a game changer. Ikatlo, you are a difference maker. Set a difference. Sabi mo sa mga, mula ngayon, sasabihin mo sa mga classmates mo, iba na ako sa inyo ngayon. Bakit ka naging iba? Asin ako. Sabi nila, kayo naman toyo lang. Amen? Lahat ng asin sa sandibutan ito, lumapit tayo kay Lord. Amen? Ang sabi ni Jesus, paano pag ang asin ay tumabang? Ano na ang pwedeng ipaalan sa kanya? Wala na pong saysay. Wala na kabuluhan kung wala na yung lasa ng asin sa buhay mo. Useless ka kung hindi ka na asin. Wala ka ng silbi sa mundong ito. Kailangan sa'yo, kunin na. Agad. Lord, kunin mo na po agad. Wala nang saysay. Pampasikip lang sa mundong ito. Amen? Huwag mo tatanimin yung kunin na. Sisa, baka kunin ka na. Kasi sabi ko, kunin. Kunin na. Baga tumayo. Inisip ko baka taliman. At times, kinabahan ako. Ako baka ako tinataniman niya na siya'y kunin na eh. No? Okay, sige. Lahat ng mga game changer sa mundong ito, tumayo tayong lahat. Mga difference maker. May kadugtong yan. Sabi sa katabi mo, may kadugtong yan. Ano ang kadugtong?